Hello, 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 hello guys! It's Yel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, meron lang akong share sa inyo na problem about kay Tala. Nagka-problema ako kay Tala. And sobrang na-disappoint ako kay Tala kagabi. Kasi iniisip ko na nagkaroon ng problem. Then iniisip ko kagabi na baka hindi na ako makaka-reloan. Since meron akong mga bad records sa ibang mga pasaway na Ola. And pang 8th reloan ko na kay Tala, but then hindi pa rin tumataas yung credit limit ko sa kanya. So, pero alam ko guys, meron akong i-share sa inyo na tips or parang experience kung bakit hindi tumataas yung credit limit mo kay Tala. So, kung interesado kang malaman kung ano nga bang nangyari sa account ko kay Tala, please keep on watching. Actually guys, isa si Tala sa mga best loan apps ko so far kasi mababa lang yung interest niya and meron siyang long-term payment na up to 2 months yung pay, yung repayment niya which is depende sa offer sa'yo. But then, ang offer kasi sa akin guys is 2 months to pay siya. Tapos ang baba lang ng interest niya. Plus, buong-buo mong makukuha yung amount na hihiram yun sa kanila. Plus, isa pa sa mga nagustuhan ko sa kay Tala guys is hindi nangaharas yung mga agent niya, hindi tatawagan yung mga contact list mo kahit ma-delay ka ng payment kasi nga sinusunod talaga nila guys yung Data Privacy Act na andun sa applications at under din sila ng SEC kaya if I were you guys, ingatan nyo si Tala kasi super maaasahan talaga siya in case of emergency, ganun. So ayun nga guys, isishare ko lang na medyo na-disappoint ako kay Tala kagabi kasi nagka-problema nga sa lang applications which is ang dami ko nang iniisip na siguro baka hindi na ako makaka-reloan sa kanila kasi may mga bad records ako sa ibang mga pasaway na Ola na alam mo na, mga loan shark. So ayun, then after nun, isip, yun yung unang pumapasok sa isip ko pero approved naman yung applications ko, yun nga lang, hindi nadi-disburse yung amount na hiniram ko sa kanilang applications. So ayun nga guys, ngayong araw, yung due ko, which is August 30, pero nag-advance payment ako kahapon, August 29, para makapag-reloan ako. At ini-expect ko na tataas yung credit limit ko since good payer ako kay Tala. But then, ayun, na-approve pero 4,000 pa rin yung credit limit ko sa kanilang applications at hindi pa rin siya tumataas talaga. Naka-steady lang siya sa 4,000. Siguro sa 4 na reloan ko guys, 4,000 pa din yung credit limit ko sa kanilang applications. So dito nga guys, ipapakita ko sa inyo yung borrowing summary ng loan ko kay Tala which is ang pinili ko guys is 2 months para medyo matagal. Then 2 months to pay siya guys, then yung service fee niya lang is 30.50% which is ang per month niya na interest rate is 15%. Yun lang yung magiging interest niya guys. Then halimbawa sa 2 months guys, sa 4,000 na hihiramin mo kay Tala, yung interest niya lang is 1,220 in just 2 months which is okay na siya guys at ang maganda sa kanya is full mo na full amount mong makukuha yung loan mo kay Tala. Wala siyang kaltas, wala siyang bawas, buong-buo mo siyang makukuha. Then nga guys, after kong ma-accept yung borrowing summary which is yung interest niya tsaka yung maluloan natin amount sa kanilang applications, naghintay ako ng almost 1 hour para ma-disburse yung amount sa Tala wallet ko. But then walang dumating na amount sa Tala wallet ko which is doon na ako nag-worry guys kasi
sa last na loan ko is almost hindi man lang, hindi pa umabot ng 30 minutes, parang mga 10 minutes lang na disburse na agad sa Tala wallet ko yung amount. But then dito lang, first time ko lang guys na maghintay ng almost 1 hour. Pero at kahit umabot pa ng 1 hour, hindi pa rin na-disburse yung amount na hinihiram ko kay Tala. After nun, in-exit ko muna si Tala, hinintay ko lang ulit ng isa pang another 1 hour. Pag open ko sa kanilang applications, nakalagay guys is retrying to send your loan. Sabi niya dito, we are unable to connect with our partner. We are trying to reconnect to send your loan. Thank you for your patience. Yun yung nakalagay. So, but then, ilang oras ko pang hinintay yun guys ha, iniisip ko na baka hindi na madi-disburse yung amount kay Tala. Pero, na-approve naman yung applications ko. So, ayun nga guys, mga after 3 hours, hindi pa rin nadi-disburse yung amount na hiniram ko kay Tala sa Tala wallet ko. Which is kasi yun yung ginamit ko na cash out option. Nakalagay pa din guys is retrying to send your loan. So iniisip ko na baka hindi na nga ako makaka-reloan kay Tala since meron nga akong bad record sa ibang mga pasaway na Ola. But then guys, kinontak ko yung kanilang customer service, clinic ko nga yung need help, then makikita mo dun guys yung bell. I-click mo lang yon, then after nun, pwede ka nang mag-send ng yung ticket sa kanilang customer service, which is ito nga yung nilagay ko guys. Good evening, concern ko lang po about sa loan ko. Hindi po na-disburse yung amount na hinihiram ko po sa may wallet po kasi yung cash out option ko. Pero ang nakalagay po is retrying to send your loan. Please fix it. Thank you. And nag-send din ako ng screenshot about doon sa retrying to send your loan. Screenshot ko lang yun guys, then send ko sa kanila para mabasa nila ng customer service. Then, and after nun guys, nag-email din ako sa kanilang account support at Tala PH. Then doon, nag-send din ako ng email sa kanila kung bakit hindi pa na-disburse yung amount ko sa aking Tala wallet. Then ayun, ang nag-email din naman itong si Tala sa aking email, which is ito nga yung sinabi guys, sabi niya, we're sorry, hindi namin makumpleto ang cash transfer mo of 4,000 to GCash dahil sa ilang system issue. Sabi niya dito guys, there was an issue sending the money from your Tala wallet to blah blah blah, then please wait 30 minutes and try again. Kung may maranasan ka pang issues, i-forward lang ang email na ito kasamang iba pang helpful information to account support Tala PH. Huwag mag-alala, hindi nabawasan ng pera ang Tala wallet mo, which is medyo medyo nawala na yung worry ko guys, kasi which is siguro nga nagkaroon talaga ng system issue sa kanilang applications at parang naglahang or lag ganun. Then ayun guys, nag-text din itong si Tala, sabi niya, Katala, we're aware of the delay in processing your funds, huwag mag-alala, inaasikaso na ito. Check your app, after a few hours, makakapag-cash out ka na. So ayun, naghintay ulit ako ng ilang hours, naglaro pa ako ng Mobile Legend. Siguro naghintay pa ulit ako ng mga ilang hours, mga 1 hour, 2 hours, mga ganun. Then after noon, chinek ko ulit yung aking Tala apps, yung account ko sa Tala, then andun. Tuwang-tuwa na ako kasi na-disburse na nga yung amount dun sa aking Tala wallet na hinihiram ko sa kanilang applications. So ayun lang guys, yung gawin nyo kung sakaling nagkaroon kayo ng ganitong issue, kontakin nyo lang yung kanilang customer service or pwede rin kayong mag-send ng email sa kanilang email address na nandyan sa kanilang applications. Then, madi-disburse naman yung amount as long as ganito kasi yan eh, parang nagahang or nagkakaroon minsan kasi talaga guys, nagkakaroon ng system issue si Tala sa dami kasi ng kanilang customer. Syempre hindi mo na din maiwasan yung ganitong incidents, kaya huwag kayong mag-worry guys, madi-disburse at madi-disburse pa rin yung amount na hiramin nyo kay Tala as long as approve pa din yung applications nyo kahit na meron kang issue about sa ibang mga Ola or nagkaroon ka lang ng problem sa ibang mga Ola, hindi yan papansinin Tala as long as good payer ka kay Tala.
And about naman dun sa credit limit, guys, kung bakit hindi tumataas yung credit limit mo or credit limit ko kay Tala, siguro dahil dalawa sa mga reason is maaga kang nagbabayad, maaga mong pinu-full payment yung amount yung hiniram mo sa kanilang applications para lang ulit makapag-reloan ka sa kanilang apps, which is siguro dahil doon kaya medyo hindi tumataas yung credit limit mo. Kung tataas man, siguro 500 lang yung mga yon. Then isa pa sa mga reasons, guys, ang gusto siguro ni Tala is halimbawa 2 months yung napili mo na repayment niya or yung babayaran mo is 2 months to pay, ganun. Gusto siguro ni Tala is hulug-hulugan mo siya every, depende sa mood nyo kung kailan nyo siya huhulugan hanggang sa matapos mo nga yung loan mo kay Tala sa kanil, sa mismong due mo, ganun. Doon siguro tataas yung credit limit mo, which is hindi ko ginagawa kasi pinu-full payment ko lang siya, guys, pag dumating na yung due ko kay Tala. Yun yung reason siguro kung bakit hindi tumataas yung credit limit ko kay Tala. Nananatili pa rin 4,000 sa pang-apat na 4,000 na yan, guys. Pero okay na din kasi napakababa ng interest at long term payment, tas hindi nang haras. Ulitin ko naman, hindi nang haras yung kanilang agent. But then, guys, hindi ko pre-promote itong si Tala. Sinishare ko lang yung experience ko sa kanilang apps kasi borrower din ako sa kanilang applications. Hindi ko sila pinopromote at hindi rin nila ako binayaran para promote sila dito sa ating channel. Isa lang talaga si Tala sa mga nagustuhan ko na online lending apps na madaling lapitan at hindi nanghaharas gaya ng ibang mga Ola na nakikita natin sa Google Play Store na ang laki-laki ng interest. Itong si Tala, guys, so far okay na okay siya. So ayun lang, guys, yung topic natin for today's video. Sana meron kayong natutunan about sa ganitong issue kay Tala at kung bakit hindi tumataas yung credit limit natin. Sana meron kayong natutunan. At kung may natutunan naman kayo, guys, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. So thank you, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!